Po natin yung huling talata na binasa natin last time about Noah, and we will be talking about the window that Noah opened after the 40 days. No? Bilang pagpapasimula, bago po tayo manalangin, bumasa po tayo ng scripture, Genesis chapter 8. Umpisahan po natin dito sa verse 6. Ang sabi po dito, "And it came to pass at the end of 40 days, that Noah opened the window of the ark which he had made, and he sent forth a raven, which went forth to and fro until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off the face of the ground. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand and took her and pulled her in into him unto the ark. And he stayed yet at the 7 days again. He sent forth the dove out of the ark. And the dove came in to him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked off, so no one knew that the waters were abated from off the earth. And he stayed yet at the 7 days, and sent forth the dove, which returned not again unto him anymore." Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan namin ang iyong kabutihan, at binigyan mo kami muli ng pagkakataon para pag-usapan namin ang iyong salita. At habang pinag-usapan namin ang iyong salita, Panginoon, ay lalo naming nababanaag ang iyong mukha at ang presensya mo, Panginoon, ay patuloy naming nararamdaman. Sa maikling panahon, sa mga ilang sandali, pagkalooban mo po kami ng kapahayagan na babaunin namin sa aming pamamahinga, at salamat sa patuloy na kalusugan at kalakasan na aming tinatanggap mula sa iyo. Once again, thank you in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. So, dito po sa binasa natin, mga kapatid, sundan nyo lang po, no, na ilang mga talata lang naman ang ating babasahin ngayong gabi, at hindi po tayo magkakaroon ng PowerPoint presentation, so we just have to follow the scriptures. Alright, so umpisa natin dito sa Genesis chapter 8, ulitin natin dito sa verse 6. "And it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made." So mahalaga po na makita natin, no, na merong bintana na binuksan ni Noah pagkatapos ng 40 araw ng pag-ulan, at ito po ay nagdulot ng baha, at naging judgment po ito, no, sa mga taong hindi nakinig sa mensahe ni Noah. Now, sa message, alam natin na ang time ni Noah, even after the flood, ay hindi po ito tumutukoy o tumitipo sa eternity, no? Manapa, ito ay sumisimbolo sa panahon ng millennium. And although the bride is also a type of Enoch, no? Pero gagamitin po natin yung ilang mga simbolo na makikita natin dito sa panahon ni Noah upang nang sa ganun makita natin kung ano yung mga bagay na ipinapakita nito sa ating panahon. Dahil sabi ng prophet, mas mataas ang kalagayan ni Enoch kaysa kay Noah, dahil si Enoch ay hindi siya nakatikim ng kamatayan. Sinundo siya ng ating Panginoon. He walked with God the rest of his life, and he was not found, no? At yan ang tipo ng nobya ni Kristo, mga kapatid. Dahil katulad ng narinig nating awitin, no? Yung message of a wounded dove ay tumutukoy po ito sa rapturing faith, no? Yung message na dala ng wounded dove ay naghahatid ito ng rapturing faith. So, now, dito sa bagay na nakita natin, no, nung si Noah, buksan niya yung bintana, ay meron pong dalawang ibon, no, ang isa sa kanila. He sent forth a raven,
which went forth to and fro until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off the face of the ground. So ito ay testing ni Noah para malaman niya kung bumaba na ng husto ang tubig. Kaya ipinakita niya o pinawalan niya yung dalawang ibon. Yung isa po ay yung raven, yung uwak, at yung isa naman ay yung kalapati, no? And so verse 9, but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand and took her and pulled her in unto him into the ark. And he stayed yet other 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark. No, parang tayo po ngayon, no? Yung ating enhanced community quarantine ay na-extend. Eh, si Noah, ganun din, na-extend din yung kanyang pagkaka-lockdown dun sa ark. Pero meron po itong dahilan, no, kung bakit kailangan siyang ma-extend. Now, we have to notice na yung dalawang ibon na pinakawalan, yung pong raven ang pakawalan, hindi na po ito bumalik, no? Yung dove naman, bumalik ito. Meron pong dahilan. Una, yung uwak, nung siya ay lumipad dun sa labas, syempre maraming namatay na mga tao, nalunod sila at yung mga katawan nila. Isipin nyo, 40 days po yun and 40 nights. So, na yung kanilang mga katawan ay nag-deteriorate na at naagnas na ito ang mga katawan na ito, no? Kaya nagkalat po ito nung bumaba yung tubig. So nung yung uwak, hindi na siya bumalik doon sa ark dahil nasatisfy siya doon sa mga nabubulok na laman na nagkalat doon, at and he feasted on those spoiled meats, no? At yun ang dahilan na nanatili na siya doon sa labas. Pangalawa, yung nature nung uwak ay nagmanifest pagkatapos na lumabas doon sa daong. Kasi by nature, uwak talaga siya. Kaya madali siyang na-tempt doon sa mga bagay doon sa sanlibutan, and he never had any intention of going back doon sa daong na kung saan nag-stay din po siya doon sa lugar. Alam nyo, they were in the same story, no? Doon sa palapag na kinalalagyan ng dove ay doon din yung palapag na kinalalagyan ng uwak. May punto na nais kong i-drive sa inyo sa bagay nito, dahil po sa ating panahon ngayon na makikita natin dahil sa paglaganap ng pandemyang ito, maraming mga tao ang natakot, maraming mga tao ang naapektuhan. And as we preached before, there is a brighter side on the things that are going on until now. Maraming mga tao natutong manalangin, maging mga taong nasa alta sosyedad ay they give time to pray, maging mga matataas na tao sa lipunan. I have watched a clip doon sa White House, no? Yung mga official doon, merong isang official na siya po ay nanalangin, and he was really in tears, and you could feel the sincerity. At yung sa oras na yon ay humihingi ng tawa dahil sa mga bagay na negligence nila, at alisin nila ang Biblia sa mga schools, ang pananalangin sa schools, at they pleaded guilty on that particular prayer na personally ay nakita ko, and I could feel the sincerity ng mga taong nandoon doon sa Oval, doon sa White House. At ganun din ang ating mga opisyal dito sa Pilipinas. Even our president at times ay nababanggit niya, Diyos lang ang makakatulong sa atin, ang mga medical, mga frontliners natin. They really pray, and it seems that a lot of people turn to be religious and spiritual dahil sa pandemya na ito na kinasadlakan hindi lang ng bansa natin, kundi ng buong Pilipinas. So it is a general condition all over the world. I even heard and
read some statement na mga taong na iniwan ang Kristiyanong pananampalataya and they turn to be atheists, and later on at the brink of death they proclaim and they shouted on God, calling on God to deliver them sa kanilang kinalagyan na karamdaman. So you see all these things, makita natin ay may mga positibong mga bagay. But what we have to talk to right now, ang pinag-uusapan po natin ay pagkatapos ng panahon na lumipas na ang baha, lumipas na ang judgment doon sa labas ng daong. Pero doon sa loob ng daong ay merong isang ibon na nando doon. He was probably caught in the call, no? And he was trapped dahil narinig niya yung call, panawagan prior to the judgment doon sa panahon ni Noah ay narinig yung tawag at pumasok po sila doon, yung kapareha niya pumasok doon sa daong. And he stayed with the dove. But our point is, nanatili siyang uwak. Pero yung kalapate ay nanatiling kalapate. So, yung uwak, it cannot stay home. Hindi niya kayang nakakulong lang, magstay doon sa daong. At kaya para sa kanya, bastante na yung kanyang lugar na kinalalagyan at wala na siyang interes na bumalik pa doon sa daong na siyang nagligtas sa kanya doon sa panahon ng judgment. Now, let's see the difference, mga kapatid. Ang kalapati naman, ito ay bumalik, hindi po siya nagtagal dahil hindi niya kayang tignan yung mga nandoon sa labas, hindi niya kayang manatili ron, hindi niya kayang mabuhay, hindi niya kayang manginain ng mga bagay na kinain ng uwak dahil hindi po siya isang scavenger, no? So, unang-una, ang kalapati po ay it is a special bird, no? Merong siyang kakaibang design. Unang-una, yung kalapati wala po siyang gall, no, na nakakatulong po ito para sa kanyang panunaw. Hindi ganun katibay ang kanyang sikmura sa mga bagay na kayang kainin lamang ng isang uwak dahil he was not designed for that. Okay? So, pangalawa, ang kalapati, it is also a heavenly bird. Kaya nga makikita natin nung ang ating Panginoon ay nandoon po yan, no? Mamaya basahin natin yung scripture. Itinipo po siya, no, sa yung tila ulap na bumaba at pumasok doon sa ating Panginoon ay it was a type like a dove, no? At pangatlo, ang kalapati marunong siyang bumalik. Alam niya kung saan siya nanggaling. Kaya nung nakita niya that this place, this condition does not belong to me and I don't belong to this condition, I need to go back home. So ang isang kalapati, alam niya kung saan siya uwi. Kaya kung makikita ninyo, yung mga nag-aalaga ng kalapati, yung mga bata, yan yung minsan nagkakaroon pa sila ng paligsahan dyan, no? Magpapalayuan sila ng destinasyon at mag-uunahan silang umuwi. Kasi nature talaga ng kalapati na umuwi, no? Meron talaga siyang tahanan. So like the believers, ganyan din po ang kalagayan natin. We are always looking for our home. Kaya ang mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng prinsipyo that we need to have a home church, a place where we're going home anytime. Yun po ang isang bagay na makikita natin. So, pang-apat, ang kalapati, ito po ay isang mensahero. Kaya nga, nung siya ay bumalik, no, pagkatapos na pakawalan siya sa pangalawang pagkakataon, meron na po siyang ulibo doon sa kanyang bibig. Okay, so, sa tingnan natin sa Revelation chapter 18 verse 2 or some other scriptures. And he cried mightily with a strong voice saying, Babylon the great is fallen and is become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and the cage of every unclean and hateful bird. So ang Babylonia po, sabi dun sa Revelation chapter 18,
ito ay isang lugar na naging tirahan ng mga diablo. At ito ay nangangalaga ng masasamang espiritu at naging kulungan ng mga marurumi at masasamang mga ibon. So, ibig sabihin, kung gagamitin natin ang talatang ito, a raven is like an unclean bird, and a hateful bird, na hindi na niya nagawang bumalik pa dun sa daong dahil nakasumpong siya ng isang tahanan na doon siya pipirmi. At ang sabi dito, nung makita ito, mga kapatid, dito sa Book of Revelation, this home, this place, is a habitation of devils, the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. What is that? This is the world. No? Ang sanlibutan, mga kapatid, na pinamamahayan ng mga masasamang espiritu at ng mga kung ano-anong tukso at lahat ng mga bagay, dito nasa-satisfy. And you see, gusto kong makita natin na yung raven dito is a spirit. It's like a spirit. Na sabi dito, the hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. Kaya yung dalawang bagay na nakita natin, let's look in Matthew chapter 3:16 to finalize our point. Sabi dito, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. So, ito lang gusto kong iwanan sa inyo sa paksang ito, mga kapatid. Dalawang uri ng ibon na pinakawalan doon sa bintana ni Noah. One of them came back, but the other one stayed outside. Ibig sabihin, na-satisfy po siya doon sa mga bagay ng sanlibutan. Kung ititipo natin yan sa mga tao na nabubuhay sa ating panahon ngayon. But the dove knows how to go back home. So anong punto ni Brother Danny sa mga sandaling ito? Lahat ng tao ngayon naka-lockdown. Lahat ng tao pare-parehas tayo ng experiences. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang lockdown na ito, it will come to an end. No? Matatapos po ito. Hindi lang natin alam kung yung unang commitment na sa katapusan ng buwan na ito, matatapos na. If there is another extension, 1, 2, 3 weeks, 1 month, we don't know. But definitely, I can tell, it will come to an end. The lockdown will come to an end. So habang nandito tayo ngayon, mga kapatid, everybody in the same condition, all throughout, the big portion of the whole world, mga kapatid, is on lockdown right now. Katulad din ng ibang mga ibon, ang mga uwak, ang kalapati, nandoon sila sa loob ng daong, also in a lockdown. In the same level, no? Doon sa isang palapag ay magkasama sila. Probably pag umaga si Noah bilang ama ay nag-exhort siya, nagpipreach din siya, nananalangin siya. Naririnig ito ng lahat ng mga hayop na nakatayo at gumagapang at lumilipad, mga kapatid. Nandoon, lahat sila nag-benefit sa same privilege ng kalapating ito. But then it didn't change. The raven remains a raven and the dove remains a dove. Makikita mo sila paglabas ng daong. Makikita mo ang mga tao pagkatapos ng lockdown na ito. Kung sino ang talagang nakatanggap ng espiritu katulad ng espiritu ng kalapati, ng attitude ng kalapati. Whoever has the Holy Spirit, mga kapatid, will find its place. The foul spirit will also find its place. Parang isang baboy, mga kapatid, na ang isang baboy, kahit napaliguan mo, isprayan mo ng pabango, lagyan mo ng ribbon, tapos pakawalan mo, pag nakakita yan ng putik, maglulublub din po yan. So, ganun din ang isang uwak. Kaya maski na nag-stay siya dun sa daong, paglabas niya, uwak pa rin siya, nakontento pa rin siya sa mga bulok na karne.
But the dove will not do that. The Holy Spirit will not do that. Ang pagkatapos ng lockdown na ito, amen? Sabi ng scripture, yung mga masama, lalong magpapakasama. Yung mga mabuti, lalong magpapakabuti. Kaya yung mga believers, amen, I know after this lockdown, they know where to go. Ngayon pa lang, tayong lahat ay nanggigigil na, no? Nabasa ko yung isang prayer na hinihiling ng isang kapatiran natin, mga anak ni Badunoli Pitugo, at ang prayer po nila, sana matapos na yung lockdown na ito, namimiss na namin yung mga kapatiran. No? Mga bata po yun, pero meron silang ganung desire, meron silang ganung pagnanasa na ma-meet nila yung mga kapatiran, yung at nananalangin sila na matapos na ang lockdown na ito. And I believe, mga kapatid, na dinidinig ng Diyos maging panalangin ng mga bata. And I know, katulad ng sabi ko sa inyo, this lockdown will end. And we will find out where are we going after this. Now let me pull up a statement ng prophet. Sabi niya dito sa the dove is a symbolic bird, no? Now God himself represented himself to the earth. He came in the form of the most meekest bird that flies the heaven, the dove. The dove is a peculiar bird. It's a different bird from all other birds. In the Bible, we see it. Many times, it represents the Holy Spirit. And we notice that the dove also is a sign of peace. The peace, wonderful peace. Kasi pagkatapos po yun ng judgment, no, sa labas, at nung bumalik yung dove, na meron po siyang dahon ng ulibo sa kanyang bibig, ay ito'y nagre-represent doon sa kapayapaan doon sa labas, no? Another, the dove and Noah after the flood was over and judgment had been brought to the earth and there was peace. The dove come back representing the peace with the olive leaf in his mouth. So yun pala ang nire-represent ng olive doon sa kanyang bibig. Ito ay sumisimbolo ng kapayapaan. We could spend much time studying on the dove. The dove is one bird. Yet he could fly like the crow or the scavenger, but he can't eat the diet of the scavenger because his makeup is different. He has no gall. The dove doesn't have a gall, so he cannot digest the things that the scavenger bird would eat. He only can eat the clean and pure things. Now, how it types the Christian that packs the dove in his heart. Ito po yung sinasabi natin, no? A dove can find its home. Anong sinisimbolo ng dove? The Holy Spirit. So, it will find a home. It will find a place. At ano ang lugar ng dove? It's in the heart. He just can't stand the foul things of the world. See, he hasn't any gall, no bitterness about him. He's humble, humility is in him. What's any sweeter than the coo of the dove? So ito pala ay tipo, no? Ito ay tumitipo sa isang Kristiyano na taglay niya sa kanyang puso ang kalapati. Now, yung unang pagpapakawala ng dove dun sa bintana na binuksan ni Noah, ito po ay bumalik dun sa daong because it cannot find a place to stay. Dahil pawang mga patay, mga nabubulok na katawan ang nandoon, mga kapatid. Pero gusto ko kayong bigyan ng isang spiritual na tipo, mga kapatid. Ang daong, sabi ng mensahe, ay tipo ni Kristo. At ang ating Panginoon, nung siya'y nakabayubay doon sa krus, kung paanong sa tagiliran ng daong ay binuksan ang bintana, binuksan po ito ni Noah, at kumawala yung kalapati, pinakawala niya. Nung una kumawala ito, bumalik. Pangalawa, mga kapatid, nung ito'y pakawalan ni Noah, hindi na po ito bumalik. Now, what does it symbolize? Ang katawan ng ating Panginoon ngayon is in a many-membered bodies. Nung ito'y kumawala sa ating Panginoon, of course, wala na ang katawan ng ating ngayon physically,
Pero saan siya nanumbalik? Saan pumunta yung kalapati? Sa puso ng mga mananampalataya. Now, what I want to leave you tonight, may the Holy Spirit that left the ark, which is the body of Jesus Christ, 2,000 years ago, nawa ito ay nakasumpong ng pwesto sa ating mga puso, mga kapatid, upang nang sa ganun magdulot ito ng katamisan sa ating mga buhay, no bitterness, no negative attitude whatsoever, everything is sweetness. Now lastly, sa Genesis chapter 8 verse 10, and he stayed yet other 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark, and the dove came in to him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked up. So no one knew that the waters were abated from off the earth. Kasi alam nyo yung mga olive tree, hindi ito malalaking mga puno, mabababa lang. Kaya nung ito ay umusli na, mga kapatid, yun ang sign na humupa na ng husto yung tubig doon sa panahon na yon. And that was the sign. So paano nalaman ni Noah? Sa pamamagitan ng dove. Yung dove ay nagsilbing mensahero na sa pamamagitan nung kinuha niyang dahon ng ulibo ay nagbigay ito ng ideya, nagbigay ito ng kapahayagan kay Noah na tapos na ang baha, humupa na ang tubig at pwede na silang lumabas, mga kapatid. So now, the dove stood as the messenger of good news kay Noah. And Noah received the message. And what after that, mga kapatid, na anong nangyari? Nung tanggapin ni Noah yung mensahe, at pagkatapos nito, nagstay pa siya for another 7 days, at ang sabi, and it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. This is the first text that we have read, at ito rin ang talata na gusto kong magwakas ngayong gabi. Dahil nais kong sabihin, mga kapatid, nang buksan ni Noah ang bintana ng daong, sumikat ang araw sa kanyang harapan, nakita niya ito. And what does it signify? It signifies a new day. It signifies a new hope. It signifies a new race. At ganun din ang hatid, mga kapatid, immediately after, just right now, may mga bagay na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon na ngayon po ay makita natin kung paanong yung mga tao, they started to turn their heads, their hearts, going back to God. Ano pinapakita ng Panginoon sa panahon na ito? Nagbukas siya ng bintana na upang nang sa ganun, sumungaw ang pag-asa sa sanlibutan, mga kapatid. Makita nila that there is hope, there is a place for repentance, there is a place to turn their hearts, their heads back to God, mga kapatid. Meron pang pag-asa. Amen. Kaya nga, after this lockdown is another age of evangelism. This will be the end time evangelism. This is again an opportunity for the bride to prophesy again, to share again the message of God na tinanggap din naman natin. No, katulad ng narinig nating awitin in closing. Now you see, there is a message na dala. At naalala ko yung nirelate na kwento ni Brother Branham tungkol sa I believe that was in World War II, na ang mga sundalong Amerikano, mga kapatid, they were pinned down in one corner, at ang mga Aleman ay pa-close in na sila, nakukubkub na po sila, at gusto nilang humingi ng tulong. Nasira na marahil yung kanilang mga radio, at kukonti na lamang sila, wala na silang magagawa. They will be killed any minute, mamamatay na lang sila, mga kapatid, dahil nilulusob na sila ng kanilang mga kaaway. Pero meron pa silang isang pag-asa, at yun po ay yung alaga nila na isang dove, no? At alam nyo, meron silang alagang dove, kasi yun nga sinasabi natin, the dove has one attitude, it always go back home. At dun po sa headquarters ay dun kailangan makarating ang mensahe
Kaya ang ginawa po nila, naglagay sila ng maikling mansay, we are pinned down, we need reinforcement. At ito po ay binilot at pagkatapos itinali ng itinali nila doon sa paa nung dove. At pagkatapos ito po ay pinalipad po nila, no? At nung ito ay pinalipad nila at nung nandoon na sa ere at nakita nung kanilang mga kaaway na yun ay dove, they know na ito ay uuwi doon sa kanilang headquarters. Kaya ang ginawa po nila, mga kapatid, yung mga kaaway ay pinagbabaril po at tinamaan yung kanyang pakpak, tinamaan yung kanyang paa, yung kanyang katawan, mga kapatid. Halos matadtad itong ibon na ito at siya ay gumigewang yung kanyang paglipad doon sa ere. Pero ang nasa isip niya ay kailangan makauwi siya doon sa headquarters. Kailangan siyang makabalik, mga kapatid. At anong nangyari? Nagpatuloy pa siya, duguon po siya, mga kapatid, at laylay na yung kanyang isang paa, laylay na rin yung isang bagwis niya, mga kapatid. Pero sa isang punto, nadala niya po yung mensahe na yun doon sa kanilang headquarters. And what have happened? Nagkaroon ng reinforcement at nailigtas yung mga kawal na na-corner na po because there is a wounded dove who crossed and he took all those bullets na tumama sa kanya pero nagawa niyang makauwi. Now it's the same thing. Ang ating Panginoon, he's like that wounded dove na dinala niya lahat ng sugat, lahat ng sakit, mga kapatid, pero naitawid po niya. At dumating ang rescue sa atin. Dumating ang reinforcement para sa atin, mga kapatid. And now, because we have received that message, kagaya ng tanggapin ito ni Noah. Amen? Kaya nga, paglabas niya dun sa daong, ang una niyang ginawa ay magtayo ng altar. Once again, sa gabing ito, nais kong pasalamatan ang pag-aabang ninyo. Bagamat tayo po ay nakikipag-agawan sa ating koneksyon ngayong gabi, pero salamat pa rin sa Panginoon. At nawa, sa isang simpleng presentation natin sa pagbabalik ng ating COD ngayong gabi, ay naihatid ko sa inyo ang isang simpleng mensahe, mga kapatid, na nakaabot sa atin ang mensahe ng wounded dove na ito. And now it is on our hands. The responsibility is in our hands, it is in our hearts. That even during or after this lockdown, mga kapatid, nawa maibalita natin na merong mensahe, merong pag-agaw na mangyayari anytime soon dahil we're already on a countdown just like what we had in our last COD. Mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa gabing ito at nawa, patuloy na magsubaybay po tayo at sisikapin po natin na bagamat tayo nakikipag-agawan sa ating connection ay sisikapin natin makapagsingit tayo ng maikling sandali para po sa ating Capstone Online Devotion. So bago po tayo manalangin sa ating pangwakas, amen, ay alalahanin natin si Sister Namnama Marcos, nandoon po siya, nagtatrabaho sa Israel. At yun pong ating programa na COD ay naibabahagi niya po sa kanyang mga kaibigan. Nakasulat dito sa Switzerland, sa Riyadh, sa Norway. At ito po ay, to top it all, ay nagkakaroon ng magandang feedback sa dinadalangin niya na may mga pinadalan po siya ng mga dating mga kapatiran na ito po ay makatulong sa kanila at sila din po ay makapagbalik loob sa ating Panginoon at yung iba naman ay patuloy nilang subaybayan pa rin ang ating COD. Of course, nabanggit ko sa kanina yung anak ni Brother Nolly, umihiling po sila na nanalangin na sana matapos na po ang COVID para sabi di mo ano nila makita na namin ulit ang mga kapatiran sa church. Amen. I believe, amen, God will honor the prayers of these children. Amen. Inuulit natin yung panalangin natin kay Brother Rustico Bandoy po ng Tagig ay sa kanyang matinding karamdaman, pero wala pong imposible sa ating Panginoon. At si Pastor Henry po ay nagre-request din, Henry Pacansa doon sa Villasis. May nalangin ng panalangin sa kanyang anak, sa kanyang may bahay din na nasa trabaho po at they are also on lockdown at
ang Panginoon po ang gumawa ng paraan. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, ipinagpapasalamat namin sa iyo ang gabing ito na, Lord God, nawa makita namin na ang aming mga puso ay maging tahanan ng banal mong Espiritu, representing the Holy Spirit, Lord. Alisin mo po ang lahat ng mga kapaitan. Alisin mo ang lahat ng mga negatibo, Panginoon. And change it with all the sweetness. Love, Lord. Meekness. All the fruits of your Spirit will be upon us. Kung magiging dapuan ng kalapati ang aming mga puso. Panginoon, narinig mo po ang aming mga panalangin. Sternamnama ang desire niya na maipaabot ang COD program na ito sa kanyang mga kaibigan sa iba't ibang panig, hindi lamang ng Israel, kundi sa Norway, sa Switzerland, at sa iba pang panig, Panginoon, ng mundo na kung saan meron ang kanyang mga kaibigan. Panalangin ang mga bata, anak ni Brother Nolly, ang panunumbalik ng gawain. Tapusin mo na po, Panginoon, ang enhanced community quarantine, Lord God. Sa lalong madaling panahon, hinihiling po namin. Also, Pastor Henry, Lord God, sa kanyang mag-ina, amen, that are working in the Middle East, Lord. Ingatan mo po sila sa lugar na yon. And also, our church in Villasis, Lord, under His ministry. Katagpuin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Once again, we remember Brother Rustico Bandoy sa kanyang karamdaman, Panginoon. Hipuin mo po ito at imihiling kami ng kagalingan. Ito'y maliit na bagay, Panginoon. At kung loloobin mo, Lord God, it can happen. And we thank you, Lord, for all these things. In Jesus Christ's wonderful name, amen. Praise the Lord. Amen. God bless you.